pa, naka-set up ako ngayon for a painting. So, ayan, kakatapos ko lang i-sketch yung target place. Wow! So, ready na ako, kulayan siya. Before yan, itatest ko sana tong ribs paint na nabili ko last week sa SM North EDSA. So, last week ko lang siya nabili. Nagkakahalaga siya ng 355, pero ngayon ko pa lang siya bubuksan. So, i-unbox natin siya. Ayan. Binili ko siya kasi dapat ang hinahanap ko noon is Pebeo gouache. Kaso wala silang stock. So, ang dami ko na pinunta ng National Bookstore pero wala akong makita ng ganun, Pebeo gouache. Hindi ko alam kung bakit wala, mga National Bookstore wala, pati mga art bar wala din. So, ang ginawa ko, nakita ko tong ribs paint na to, nakasulat poster paint tapos gouache. So, hindi ko alam kung parehas lang 'yun, yung gouache at saka yung poster paint, pero tatry natin yung quality ngayon. Meron siyang 6 colors, nandito naman yung primary colors kaya nag-decide na rin ako na bilhin siya kasi ayun, sa primary colors na makagawa naman tayo ng maraming kulay eh. So, ayun, itetest natin yung quality niya ngayon tapos pakita natin sa inyo mamaya yung output. Okay? Let's go mga katropa! Kaya mga katropa, kakatapos ko lang i-sketch yung place. So, ready to paint na ako, mga katropa. I hope this will be successful. First time ko gagamitin yung gouache. Ayan. Kaya, medyo mga nga pa tayo. Medyo sanay ako sa watercolor eh. Kaya, ayan. Pero, this will be a challenge for me. Medyo magiging challenging siya dun sa part na mga upuan. Kasi, madami siyang details. Tapos, na dito sa part na to kasi siya ay maraming details, meron siyang puno pa sa likod, din may bahay pa, tapos yung effect noong putik kasi medyo iba yung reflection nung yung effect kung paano mo ma-execute yung effect noong tubig doon sa lupa, tapos yung pagka-perspective niya kailangan ma-achieve niyo. So yun sa sketch ko mapapansin niyo na perspective ko na siya. Medyo sinama ko rin yung paa ko para alam na nagpe-paint, parang ganun. Para on the spot talaga siya. So ayun, yung mga puno-puno, yung mga dahon-dahon na madali na yan kasi parang outlayer na lang yan eh, parang mga panghuling part yan. Pero ang pinakamahirap diyan yung mga detailed na yan, yung mga ganyan, sobrang detail ng mga ganyan. Tapos kung ang pinaka-challenge pa sa ganitong part ng pagpe-paint is kung paano ka mag-mix ng mga kulay, paano mo siya magiging ma-achieve na realistic siya. So ayun, so let's proceed. Thank you.
Ayan, tapos na tayo mga katropa. I think medyo successful naman yung ating outcome. And I will definitely recommend this brand. Maganda siya. Maganda siyang brand. So, ayun lang mga katropa. Kung nagustuhan yung painting na to, is mag-subscribe na kayo sa aming channel, Taobat. Thank you mga katropa. Sa susunod ulit.